Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mahigit 15 milyong Pilipino, edad 15 pataas, ang may utang noong 2017. Tinanong namin kung saan ba madalas humiram ng pera ang mga Pilipino. Minsan sa pinsan, sa mga kamag-anak, or sa yung mga bumbay. Minsan sa mga pamangkin ko lang, per emergency yan lang naman. At siyempre may tiwala sila sa akin na magbabayad. May ilan naman na sa mas mabilis na proseso kahit mataas ang interes. 5-6. Kasi madali eh. Magsasabi ka lang, ayun, bibigay na kagad. Basta may trabaho ka. Pag kasi kamag-anak, may marami pang ano eh. Marami pang cheche-burechen dahil pang sasabihin. Kaya nakakasakit sa damdamin. Nag-loan po ako sa mga ano, Bombay 5-6, gano'n. Pero sa tala, nag-try ako, ano, hindi ako na-approve. Mas madali po, usap-usap lang, deal. Ayun, tapos mas malaki nga lang tubo. Noong 1987, nadiskubri ang pinakamatandang kasulatan sa kasaysayan ng Pilipinas sa Lumbang River sa Laguna. Halos 1,000 taon na ang kasulatan. Tinawag itong Laguna Copper Plate Inscription o LCI. Javanese, Malay at Tagalog ang wikang ginamit sa LCI. Patunay raw ito na noon pa man, uso na ang utang. Nakasulat kasi sa LCI na binayaran na ng isang lady ang katan ang pagkakautang ng kanyang ama na si Namran. Ayon dito, ang utang ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang kati at 8 suwarna o mahigit 900 gramo ng ginto. Hindi malinaw kung produkto, serbisyo o ginto ang inutang ni Namran. Hindi rin malinaw kung produkto, serbisyo o ginto ang ibinayad ng anak ni Namran. So, hindi natin buong-buong alam ang konteksto, ano ang kadahilanan ng pagkakautang, bagamat sinasabi may kinalaman sa kita o sweldo. Ano? So, kanino naninilbihan si Namran, hindi natin alam. Magkano ang bayad, magkano ang utang, hindi natin alam. Ang bayad bang yan, may interest o wala, hindi rin natin alam. So yun yung mga incomplete pa sa kwento sa ngayon. Nakasaad daw dito na hindi na dapat singilin sa utang ang kanilang mga anak, apo at iba pang kamag-anak. Ayon sa kasulatan, testigo sa bayaran ang mga pinuno ng Tondo, Bulacan at Laguna. Mukhang utangan ito ng mayayaman. Ano? Mukhang kung utangan to ng mga alipin, hindi siguro yan idodokumento eh. Parang bahala kayong lutasin yan. Kasi isa rin, bakit ang mga nakapirma sa dokumento, pati na ang mga saksi sa dokumento, mga bigating tao. Bago dumating ang mga Kastila, gulay, hayop, gamit sa bahay o serbisyo ang madalas pambayad utang ng mga ordinaryong mamamayan. Ginto naman ang gamit na pambayad at pambili ng mga may kaya sa lipunan. Parang tulong nga eh. Parang, ay, nangangailangan ka ngayon. O sige, ako muna magpapaluwal, pero isoli mo yan sa akin. Parang ganyan ang konsepto natin ng utang, ano? So tinatawag yan sa Ingles na talagang reciprocity. Pagdating ng mga Kastila, nagkaroon ng katumbas na halaga ng pera ang mga produkto. Nauso ang paglalagay ng interes sa mga utang. Yun ang isang innovation nung panahon ng Kastila na nalelesen ang problema sa magkano ba ang utang at ano ba ang pambayad. Kasi halimbawa, umutang ka ng isang sako ng bigas, tapos ano ba ang bayad doon? 3 manok ba? 4 na manok? Baka magkatawaran-tawaran pa. Pero kung may pera na tayong pinag-uusapan, ano bang halaga ng bigas na yan? So babayaran ko sa pera. 1800s nang mauso ang 5-6 sa Pilipinas. Kasama ang mga Indian,
Nilabanan ng mga Briton ang mga Kastila sa Pilipinas. Nang matapos ang gera, nagpaiwan sa Pilipinas ang ilang Indian. Kadalasan sa kanila mga traders sila eh. So magaling sila sa mga pagbebenta ng mga produkto. Traditionally, mga ano yan, kulambo, payong, mga ganyan. Ano? Ilalakupan nila yan ng bahay-bahay. At ang maganda sa kanila, kahit wala kang pambayad, pwede bang uutangin ko na lang? Balikan mo na lang para sigilin. Pero nagkaroon ng sistema na medyo mataas ang kanilang paniningil, yung tinatawag ng 5-6. Ang mga Chino naman ang nagpakilala ng pagsasanla. Hango raw sa wikang Hokkien ng Southern China ang salitang sanla na ang ibig sabihin ay hiram. Sa paglipas ng panahon, moderno na ang pangungutang. Maganda ang penetration ng cellphone sa karamihan ng Pilipino. Ang teknolohiya, ang cellphone, hindi lang pantawag, hindi lang pantext, kundi yung pang-araw-araw na buhay mo na may kinalaman sa pera, online shopping, utang, pagbabayad, pwede mo nang gawin sa cellphone mo. Mahirap mabuhay kung kulang ang pera. Meron kang bibilhin, meron kang papag-aralin, meron kang ipapagamot. Hindi naman pwedeng ang bayad mo ay gulay, bayad mo ay prutas. So kinakailangan mo na talaga ng pera. At kung wala kang permanenteng pinagkikitaan ng trabaho at sweldo, talagang mangungutang ka para dito. Hindi naman daw masama ang mangutang. Pero dapat daw ay humiram lang ng kayang bayaran. Kung saan ginamit yung perang hiniram galing doon sa utang, yun ang magdidikta kung tama, mali, mabuti, masama yung epekto ng utang. Maliit man o malaking halaga, importante rin daw na may ipon para sa panahon na gipit, may madudukot. Ayon sa eksperto, dapat daw ay magkakahiwalay ang pera para sa ipon, investment, at para sa emergency. Ang susi, yung tatlong pinagkukuhanan mo ng pera, sinusweldo o kinikita mo, na ipon o investment mo, at mauutangan mo, yung pang-araw-araw na inaasahan mo, na gastusin mo, hindi yan pinapangutang. Dapat ang inaasahan mo na gastusin, mas mababa sa iyong sinusweldo o kinikita. Kapag mas malaki ang ginagastos mo kaysa sa sinusweldo mo, mangungutang ka, mali. Kung kulang ang kinikita sa trabaho, maari din daw magdagdag ng pagkakakitaan. Kung kulang yung sinusweldo o kinikita, dun sa 40 hours a week na nagtatrabaho ka, kung kulang yung kinikita mo, 112 minus 40 hours, meron ka pang 72 hours. O sabi ng iba, natatrapik, papunta, papauwi, tanggalin mo pa, another 40 hours. May 30 hours ka. 30 hours ka na anong ginagawa mo? Hanap ka ng pagkakitaan. Ang dami ngayon online na pwede kang pagkakitaan. Pagod at pawis ang katumbas ng bawat pisong ating kinikita. Dapat maging maingat sa paggasta para hindi kumapit sa perang one click.